si Luigi talagang malupit, malupit dahil sa nangyari ho ditong Sunday. Ngayon Tuesday. Mainit na mainit pa rin po. At ang umaten po doon, talagang inabangan ng tao, walang iba kundi si former ES po na si Atty. Vic Rodriguez. Magandang araw po, sir. Ay, good evening. Good evening, Banat Ba. Good evening, Coach Oli. Good evening, Boss Dada. And good evening sa lahat ng inyong mga taga-subaybay at mga tumatangkilik sa inyong vlogs. Sir, umpisa na natin. Unang tanong, bakit kayo naandun? Ano ba ang nasa isip ninyo at umaten kayo doon sa Leaders Forum na yun? I was in Davao because like the Davaoenos and Davao City and most of the Filipinos and like the three of you, because I am not for sale. At kailangan nating labanan yung ginagawang paglalapastangan sa ating saligang batas. Maraming nagtanong sa akin, bakit sa Davao, yung ba'y politika? Siyempre maglalabasan yung mga trolls, yung mga kanya-kanyang media operators ng tinamaang grupo at pinapalabas, ito raw ay away lamang ng dalawang pamilya. Eh maling-mali yun. Masyado talagang linalapastangan ang katalinuhan ng Pilipino. Walang away political dito. Ang pinag-uusapan dito, yung paglapastangan sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pagsubo sa mga ordinaryong mamamayan ng Bastardong People's Initiative. And I was in Davao kasi po sa Davao nagsimula itong Leaders Forum at movement to go head on against this fake, deceptive, tyrannical, and graft-ridden People's Initiative. So sinabi niyo nagsimula. Meron ba tong kasunod? Part of the Leaders Forum, yung tinatawag na Way Forward, ay iikot sa buong bansa at gigisingin ang mga Pilipino na huwag nating pahintulutan itong ginagawang pambabalahura sa ating saligang batas. Alam niyo, mga kababayan, ngayon yang meron tayong gumaganang saligang batas, nandyan sa section, Article 3 rather, ang ating Bill of Rights. Ramdam mo ang takot eh. Ang mainstream media, walang ibinabalitang mga halos totoong balita. Buti nga ang social media, tinatawag nilang new media eh, nandyan kayo eh. Diba? Gumagana pa yung ating fully operational, fully existing ang ating saligang batas. At nariyan pa yung ating Bill of Rights. Pag sinuko natin ito at pumayag tayo at sangayunan natin yung ginagawa nilang paglalapastangan sa saligang batas, hindi na nila ibabalik yung mga karapatang yan na nakasaad sa ating saligang batas. Kaya huwag tayong pumayag. Pero ito, di ba, parang ang dating is those in mga nangyari noon is because of this PI. Eh ito na nga, sinuspend na nga ng COMELEC. Hindi pa ba kayo titigil? Ano bang, anong, wala na, suspend dito na yun. Thank you for asking that. And dapat malaman ng ating mga mamamayan yung pagsuspindi ng Commission on Elections. Sa tingin ko, ang aking personal na analysis at pananaw, parte ito ng kanilang plano na pag tayo'y nabulilyaso, Chairman George Garcia, itigil mo pansamantala or indefinitely yung pagproseso ng People's Initiative. Unang-una, nalalaman ito ng chairman ng COMELEC. Hindi mo dapat sinimulan ang pagproseso ng mga pag-validate ng pirma. Hindi mo dapat inutusan ang mga kawani ng COMELEC na i-verify yung mga pirma. Bakit? As early as 1997, meron ng permanent TRO ang Korte Suprema doon sa kasong inihain ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Malinaw ang ruling ng Korte Suprema doon. The COMELEC is prohibited from entertaining any petition on initiative on amendments to the Constitution until an enabling law is passed by Congress. Malinaw yun. Ngayon, kung hindi mo alam yan, mas may problema rin tayo. Chairman ka ng COMELEC eh. Hindi mo alam itong batas na ito. It's a law because it's a jurisprudence. It's a decision by the Supreme Court. So you cannot feign ignorance. So may nilalabag si COMELEC? Labag na labag. Labag na labag. Eh makikita pa natin. At marami siyang paglabag. Eh itong ginawang insertion na 70 plus billion pesos sa pondo ng COMELEC, walang hindi dumaan sa committee hearings yan. Wala rin, hindi rin dumaan sa plenary yan. Yan ay isiningit during the bicameral conference committee meeting.
at nagkaroon sila ng karagdagang 70 billion pesos. Ito raw ay gagamitin para sa mga plebisito, kasama na dyan yung initiative and referendum. Kumbaga pa, lagi ko sinasabi, kumbaga pa sa isang krimen, premeditated itong ginagawa nilang paglapastangan sa ating saligang batas. Kaya wag nating hangaan yung pagsuspindi ng COMELEC. Kaya nyo sinuspindi dahil unang-una sumipan at nagising na ang sambayan ng Pilipino. Natauhan at yun nga, hindi kami for sale. At wag nyo na kaming utuin. Napaka lapit sa puso ko ang usapin ito sapagkat ang dami ko nakakausap, both retired and incumbent judges, justices, law practitioners, and those in the government lawyers. Ang sinasabi ko nga, alam ninyo, kung hindi tayo, hindi natin pagtatanggol ang ating saligang batas dito sa lantarang paglalapastangan na ginagawa noong mga tinatawag pa naman nating kinatawan ng tao kada distrito, mabuti pa isoli na natin yung ating lisensya na makapag-practice bilang abogado. Wala tayong silbing abogado. At alam naman nating lahat, with all you, in all humility, na ang mga abogado occupies somehow a special spot or place in the community. Pagka may mga problema, tatakbo sa abogado. Parang doktor yan eh, hindi ba? So ngayon, hinahamon tayo ng pagkakataon, dito ang hinihingi ng panahon, let us step up. Whether you are for or against charter change through people's initiative, magandang pag-usapan natin. Kesa yung sila-sila lang, usapang magkakarancho lang na paglabas, yan, bulaga, yan ang ating saligang batas. So anong inaantay nyo para somehow medyo tumigil to, itong ano, sabihin ba ng COMELEC na hindi pwede yan? O i-atras ng Kamara? Ano ho bang inaantay ng movement? I think the most convincing thing is when President Marcos will speak on the matter. He will step in, he will step up, and talk to the people at sabihin niyang pinatitigil niya ang hindi siya sang-ayon dito at pinatitigil niya ang kanyang mga kaalyado, supermajority eh. Pag nagsalita ang Pangulo, sigurado titigil yung mga yan. Hindi ba? Never mind the House leadership. I don't think it will be forthcoming anytime soon. But who knows? At nagising na ang sambayan ng Pilipino, baka naman sakali na matauhan din sila na hindi itong gusto ng taong bayan. Kaya lang, nagsasalita na si Marcos ngayon, hindi nakikinig ang Kamara. He needs to be more assertive. And, you know, magsalita lang ng sinsero Pangulo, titigil yan. I-commit niya na hindi siya sang-ayon dyan at inaatasan niya ang liderato ng mababang kapulungan na itigil yan. Titigil yan. Pero hanggat walang ganun na open declaration and instruction, call it an instruction, or even an appeal, kasi nga, alam ko naman ang susunod dyan eh, hindi ba? Na the president cannot do that. He is the head of the executive, but we are from the legislative branch, so separation of powers. Alam naman natin yun eh, but huwag na tayo magbulahan pa sa ganung bagay. Pag sinabi ng Pangulo, susunod yan. So it's not enough yung statement ni Senate President na sinabi na ni PBBM. Kailangan talagang siya ang magsalita. Kailangan. Para sa akin na bilang isang mamamayang Pilipino, yun ang inaasahan ko sa Pangulo ng Bansang Pilipinas. So do you think tama yung sinasabi ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, na itong People's Initiative is walang iba kundi ang asawa niya at saka si Speaker Romualdez? I can speak of that whether it's yung asawa niya. Yung topic lang natin na charter change, basta ang akin, basta pagka gusto mong patigil niyan, titigil niyan. Once you assert your presidency at sabi mong itigil niyo yan, hindi yan ang kinakailangan ng bansa natin ngayon. Look, today is yesterday, nag-increase na magkano yung gasolina at ang presyo ng diesel, magkano na ang palitan ng piso at dulyat. Ito ba ang makakapagbigay ng pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino? Charter change ba? O ito ang magbibigay ng mas mahigit na pagkain
at masasarap na inumin sa mesa ng mga nagtutulak ng Huwad na People's Initiative. Importante yung ordinaryong Juan, yung interes sila ang ating atupagin, hindi yung interes ng iilan na gahaman sa kapangyarihan na ang gusto lamang ay mapanatili yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang angkan sa kapangyarihan. Pero sir, do you think kaya hindi nagsasalita si Marcos about this? This to me? Kailangan maging assertive siya. Kailangan mas may umpag, mas may impact yung kanyang pagiging pangulo at pag-utos sa kanyang mga kaalyado. Super majority lang, yung binibida yan. Super majority, ang bilis magpasa ng panukalang batas sa House, sa Senado, pag sinabing ganyan, ganyan, ganyan. Oh, this is the time. Pero may nagtatanong din na baka naman in reality, nasa kanya yung command. It's not, di ba, iniisip ng iba na si Romualdez to, ganito. Pero iniisip din man yung iba, imposible namang gagalaw si Romualdez nang hindi inutusan ni PBBM. What do you think of that? Whether nasa kanya yung command o wala sa kanya yung command, kaya nga ang sabi ko, you have to step in, he needs to step up, and make that the categorical pronouncement that you are not for the charter change through People's Initiative, and you are. Wag nang utos, sige na, pagbigyan na natin na may separation of powers tayo. Hindi ba? May respeto tayo sa co-equal branch. You make an appeal. As your president who enjoyed a 31 million plus mandate from the Filipino people, I urge you, and if I have to say please, probably please, stop doing this fake People's Initiative because it's causing so much division. Sabihin niya yun. Pero, sir, ito, since kayo, siyang pa sinasabi niyo, meron mga ibang frustrated na. Kaya nga, siguro, isa doon, si Mayor Baste. Parang frustrated na siya na walang ginagawa ang Pangulo at kaya nga niya sinabing, mag-resign ka na lang. Would you support that call? Ang konteksto kasi sa akin nung mensaheng yon ni Mayor Baste, even that statement applies to him, I think. I felt him during that forum in Davao. Sa tingin ko, kahit yung kaya niyang gawin. Parang ang nagkataon lang na ang Pangulo ay si Pangulong Marcos. But regardless of the political personality occupying the office of the President, tingin ko tama si Mayor Baste. At yun din ang sentimento ng lahat ng Pilipino. Hindi lang para sa Pangulo, ha? All elective officials. Kapag nawalan ka na ng pagmamahal at aspirations para sa iyong bansa, o para sa iyong probinsya, o para sa iyong munisipyo, o para sa iyong barangay, the honorable thing for you to do is to resign. And that applies to everybody. Fast forward, kasi dalawa yung topic na sinabi ni Tatay Digong na matindi. First, yung sa PI. Then the second is yung bangag. No? Then let's forward, fast forward. Assuming nagsalita siya, naging assertive siya, naging strong president siya, huminto yun. What's next? Tihinto na ba tayo? Dahil hininto na? O dun tayo sa second na binanggit ni Tatay Digong about bangag? Ang tingin kong magiging dulot ng ginawang Leaders Forum sa Davao, yung sambayan ng Pilipino magbubuklod-buklod at tayo naman ang magiging assertive this time. Dahil siguro binigyan ng benefit of the doubt, napakalaki ng mandato, isang taon sa kalahating taon at yan na nga, nagkakagulo na, nagkakawatak-watak na. Eh ngayon, namulat na ang sambayan ng Pilipino. We will be assertive. We will continuously watch them. At hindi tayo papayag, hindi tayo papalinlang. Baka mamaya, stop and go. Pagka nalingat, ilulusot na naman. So we will be more assertive, and maganda yun. Dahil yan naman ang essence ng demokrasya, di ba? Kung wala nang checks and balance sa sangay ng gobyerno, ang pinaka-check mo, ang pinaka-balance mo is a united citizenry. Pag united ang citizenry mo, maganda rin yun. Dahil marinig ang lahat ng tinig. Huwag tayo matakot. Babanggitin ko yung akin nabanggit na isang araw. This was, I think, ang nagsabi nito si Viktor Frankl. Ang sabi niya, ang tao raw may live his life without friends. A man may live his life without wealth. But a man
may not live, will not be able to live his life without meaning. Tayong lahat, magbuklod-buklod, ang meaning natin para sa bansa. Tama na yung nagpagamit tayo, naisahan tayo, nalansihan tayo, eh hindi tayo uunlad bilang isang bansa, bilang isang mamamayang Pilipino. Maawa tayo sa ating bayan, maawa tayo doon pa sa mga kabataan Pilipino. Kawawa ito, walang matitira dito pag hindi tayo nagsama-sama. So, kahit seriously nito yung PI, diretso tayo? Hindi lang naman kasi PI eh. PI, yun lang ngayon ang nakasentro. Pero let's look the entire governance. Pagka tayo nagbuklod-buklod na, bantayan na natin. Hindi ba? Iparamdam natin sa kanila, hindi tayo papayag ng yung ginagawang paglulustay sa kaban ng bansa. Ako, I really feel bad bakit yung simpleng pagpapalit ng logo ng administration, kinakailangan pa eh, sabi ko nga tila, whole of nation approach. May memo, kinakailangan attendan, lahat, pati yung mga uniform personnel eh, pinag-a-attend. Hindi naman nila pwede itanggi yun, naglabasan yung memo eh. Hindi ba? May bigayan ng IX, yun ang come on eh. Yung ayuda, yung IX, I'm not sure kung meron ding medical assistance na naganap doon. Chine-check yung attendance, ang danger pa ron. Pag nag-check na attendance, baka i-attach pa yun eh, sa People's Initiative Petition eh. Nakikita mo ba na hindi niya matatapos yung kanyang 6 years na term? Ako gusto ko matapos niya. Basta nagtatrabaho. Dahil I have to be very, very honest with you, gentlemen. Bahagi ako nung pagkapanalo ni Pangulong Marcos at ang laki ng hinirap ko riyan. And I wish him success. Hanggang ngayon, I wish him well. I wish him success. Siya ang ama ng Republika ng Pilipinas. Kung saan mapunta ang Pangulo, dun dadali ng bansa. Ganun talaga eh, regardless of who the president is eh. Pagka namali ng maneho yung piloto, eh may problema. Hindi ba? Baka mag-crash ang ating aeroplano. So I wish him well. I hope he completes his term. Pero yung kapakanan ng tao ang kinakailangan mong tingnan. Kaya ka nga nagkaroon ng ganong kalaking mandato eh. Bahagi ako nun, nakita ko yun eh. Hindi ba? Nagtiwala yung tao, umasa yung tao, naniwala yung tao. At doon ako papanig sa initially, yung 31 million na aming nakumbinsi sa pukpukang kampanya, and now 114 million since he is the president. Ako, isa lang naman ako sa 114 eh. Hindi ko binibilang yung sarili ko sa 31 million. Ang constituency ng Pangulo, kahit sino pang Pangulo, ay hindi yung bumoto lang sa'yo. Basta't nanalo ka na, yayapusin mo na lahat. Diba? Yung 31 nga lang eh. Dapat mong i-deliver yung expectation nun base sa mga agendang sinabi mo during the campaign, eh lalo na pag pangulo ka na, lalaki na yung whether you like it or not, ikaw na ang ama ng Republika ng Pilipinas. Kailangan mong gawin at gampanan yung papel ng isang ama. Medyo papasok na tayo sa mga controversial issue. Kasi isa sa mga controversial issue is yung video na may mga nagbibintang pa nga na kayo daw ang source ng video na sinasabi ni Maharlika na ang issue daw is kayo ang nag-feed kay Maharlika. Yan ang bashing ng mga tao, yan din ang binibintang ng kampo ng mga vloggers ng mga Marcos. How true is this? Totoo ba na kayo ay may videong hawak at kayo po ay nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika? Hindi lang kay Maharlika, Banatbay. Ang ibinibintang sa akin, ako daw ang kumbaga kumukumpas sa mga vloggers to include kayo. And tayo, ngayon lang tayo nagharap-harap. Si Coach Oli ay kaklase ko ito nung high school. Pero binabanatan din ako nito. At lumalatay din ang katawan ko dito during the campaign. Kahit ikaw, binanatan mo rin ako eh. But never once ako lumapit sa inyo. Why? Hindi ko gali lumapit. Dahil kasali yun eh. Hindi ako iyakin. Diba? Yung ibinibintang na si Maharlika, kayo at marami pang iba. Alam nyo, that was the fashionable thing or the in thing to do then. Na kung gusto mo na mapansin ka ng mga powers that be, banatan mo si Vic Rodriguez. Kaya gumawa ka ng kwento na hindi pabor kay Vic Rodriguez para pansip-sip ba? Mapansin ka, ma-appoint ka,
madikit ka. Ang kailangan mong gawin nun eh, siraan mo ko ng siraan. But hindi naman ako nagsalita. Ang dami nanira sa akin eh, di ba? Hindi ako nagpa-interview, hindi ako sumagot. Dahil ba guilty ako? Hindi. Dahil hindi, they don't deserve my energy, they don't deserve my time, and they don't deserve my attention. Dahil nga, if you have something against me, then show proof. Hindi tayo pwedeng, kaya ko rin magkwento eh. Di ba? Kawawa naman yung kwentuhan mo ng hindi totoo, tapos bandang uli siya pa nagpapaliwanag. It's the same old gimmick na yun ang aking linabanan nung ako ay nasa Malacanang. Na hindi na ito business as usual. Sayang yung 31 million mandate, banat ba eh? Hindi ba? I don't think, I hope, but I don't think in the near future maduduplicate yun. Kung maduplicate, di mainam. At kung sino man makaduplicate nun, dapat yung nangyayari ngayon, it should be taken as a lesson, lesson learned. Na from the get-go, dapat tok-tok na tayo. Huwag natin biguin yung expectation ng mga taong bumoto sa atin. At hindi na lang yun. Again, pag pangulo ka na ng lahat. Wala na, hindi na yung 31 million. Buo na yan. Yan ang constituency mo. Paglingkuran mo. Isang term lang naman eh. Diba? Wala namang re-election eh. Ba't hindi mo pabukos lahat ng galing, talino, nalalaman mo dyan bilang pangulo? So, may hawak po kayong video o wala? Yung video na yan, hindi ko rin alam kung saan galing yan. At kung anong video yung pinagsasabi nila. Matagal na yung video na yan eh. I do not know kung saan ang gagaling yan. Nabanggit nyo yung dati, siyempre kayo ay talagang dikit na dikit kay... Siyempre, kayo talagang masasabi natin the only one na tumayo para sa ating Pangulo until sa lahat ng persecution na nangyari sa kanya. May mga kwento, didiretsuhin ko na ako kayo. Actually, lumabas din to sa isang vlogger na sinasabi, kaya daw kayo inalis o tinanggal ay dahil ayaw nyong ibahagi yung ibang mga projects. Okay, na parang sinusolo nyo lang daw kaya kayo tinanggal kasi gusto nilang coordinated ang lahat ng project o yung corruption under the administration of Marcos. Can you answer kung totoo ba to? Unang-una, again, di nga ako sumasagot noon. Ngayon na lang tayo nagbibigay ng payag. At hindi mo talaga maiwasan lalabas yung mga ganyan tanong eh. Unang-una, hindi ako tinanggal. Ako nag-resign. At para sa kaalaman ng alam nito ni Pangulong Marcos, hindi pa kami nanunumpa. Nagsabi na ako eh. Dahil merong, ito nalalaman niya to, may nagtutulak ng isang para dun sa appointment ng apat na tao na matindi kong tinutulan. Siyempre, intriga, this was sometime May or June. Hindi pa kami nanunumpa nito ah. Nominated pala ako sa incoming ES. I told the then President-elect BBM, ako boss, ganito na lang, huwag mo ako intindihin, okay ako. I'm willing to risk my nomination as your ES. Huwag mo lang i-appoint yung apat na yun dahil corrupt yung mga yan at sisirain ka niyan. I'm willing, let go of my appointment, basta ipalit mo sa akin yung apat na yan. Why? I want you to succeed. Alam niya ito. Sabi niya, no, pinaghirapan natin to. Diyan ka lang. Hindi pa kami nanunumpa nito. Kaya yung mga ikinikwento sa akin na kapit ko, sus, natatawa na lang ako. Hindi pa kami nanunumpa. Saan ka nakita? Hindi pa nanunumpa. Nagre-resign na. Ayoko, gusto mo bigyan mo na lang sa kanila. But I respect him. We were together noon. And I felt his sincerity at saka talagang yung direksyon niya magsilbi sa tao. Now, yung sinasabing projects, eto, kunin ko na rin yung pagkakataon para lang di malaman. I take pride in sharing this. Mga kababayan, ang dami ho nilang ibinintang sa akin ni isang kaso, whether administratibo, civil, or criminal, wala po ako. Ni hindi po ako sumailalim o isinailalim sa investigasyon. Eh baka pagkatapos ng interview nito, biglang may lalabas na kaso. Yun lang. Dahil nga, just to prove me wrong. But also, mga kababayan, ni isang sentimo, and this I say without exaggeration, ni isang sentimo, hindi po ako sumahod sa gobyerno. Hindi po ako sumahod bilang executive secretary.
kahit isang sentimo. At yan ay hindi pwedeng sabihin kabulaanan o kasinungalingan sapagkat nandyan po lahat ng records. Bulat-latin po ninyo. Malinaw yan. At wala ako sama ng loob. Okay lang sa akin yun. Dahil ganun talaga ang buhay. Hindi ba? Kapag pinag-initan ka, pinag-initan ka. Pero wala silang masasabi na ako ay kumuha ni isang sentimo sa pera ng gobyerno, lalo na project. So isang binibintang sa inyo na isang vlogger ng pangalan ni TP, Thinking Pinoy. Sabi niya is, you are involved in appointment for sale. Totoo po ba yun? Alam mo, kagaya ng sinasabi ko, ang dami nilang kwento. Hindi ko siya sadyang sinagot. Kasi nakakatawa yung kanyang allegation, di ba? But anyway, itinanong mo ba, Natbay, yung sinasabing appointment for sale na 50 million, 100 million. Kaya lagi ko sinasabi, di bali na yung nagbigay, madali yung kung nagbigay ka talaga, tapos hindi na ibigay yung pwesto, lalabas yun. Estafa yun eh, di ba? Pinangakuan mo eh, ganitong halaga, kinuha mo, hindi mo na-appoint, estafa yun. Wala. Malayo na yun dahil wala naman talagang ganun nangyari. Kahit man lang sana, wag na yung hiningan, yung pinasaringan. Halimbawa, si Banat Bay nag-a-apply, biglang hirit ko, alam mo, Banat Bay, ang ganda-ganda ng bagong Nissan Patrol. Hindi ba't pahiwatig na yun na yun ang kailangan, magbigay ka ng Nissan Patrol para ma-appoint ka. Kahit yung mga ganun man lang, wala. Bakit? Kasi wala. Ito, medyo sensitibo. Totoo ba yung humingi talaga ng pwesto si Thinking Pinoy, kaya kayo siniraan ng todo-todo dahil hindi nyo binigyan tinanggihan? Nasagot ko na yan meron akong posting dyan. At hindi ko pinagsisihan, at wala akong pinagsisihan sa lahat ng desisyong ginawa ko nung ako ang executive secretary. Pati yung mga hindi nakakuha ng pwesto dahil kailangan mong payuhan ng Pangulo kung nararapat ba o hindi itong mga personalidad na ito. At hindi wala akong pinagsisihan doon. Kung yun ang pinagmulan ng kanilang ngit-ngit at puot, okay lang. Alam niyo ang sinasabi ko noon kay Pangulong Marcos nung ako'y bahagi pa ng administrasyon. Sabi ako, alam ko yung mga intriga. Nararamdaman ko araw-araw, pilit akong inayanig. And kaya ko yan. Kaya ko yung intriga, kaya ko yung galit ng mga hindi na-appoint, gusto magpa-appoint, gusto ng kontrata, kaya ko yung mura nila, di ba? Baliwala sa akin yun. Lalagyan ko lang naman ng pantakip yung tenga ko, hindi ko maririnig yun di ba? Tsaka hindi ako apektado sa ganun. Ang hindi ko kakayanin, pag ang nagmumura na sa akin at sa'yo ay yung 31 million at yung 114 million Pilipino kasi binibigo natin. Yan ang hindi ko kaya. So kung isa, dalawa, tatlo, wala akong pakialam dyan. You don't deserve a place in the government. Pero kung yung 31 million ang nagmumura at 114 million Filipino ang sumisigaw na hindi natin ginagawa ang trabaho natin, yan iindahin ko yan, masasaktan ako riyan. Lagi akong papanig doon sa interes ng Pilipino, hindi sa interes ng ilan. Nasakim sa kapangyarihan, gusto lang ilustayin yung pera ng kaban ng bansa. So, totoo po yung sinabi nyo na dati talagang kayong isa sa mga tumanggi kay Thinking Pinoy? Oh yes. Hindi ako nagsisisi. Na hindi nyo siya pinayagang ma-appoint. Kasi kaya ako natin tinatanong yan. Kasi isa sa mga tanong ngayon, kung bakit kayo nung nandito nung Sunday, diba sabi, bitter lang kasi yan . Kasi kaya niyang gustong mawala si Marcos kasi gusto niya mabalik gustong tumakbo niyan, kaya gustong nandyan yan sa Davao. So, pinabubulaanan niyo lahat yun. At ito talaga dahil lang sa sigaw ng taong bayan. Hindi, kasama kasi ako sa taong bayan . Isa ako sa sumisigaw. Nagkataon lang, hindi ko hiningi itong aking spot ngayon sa mga nangyayari. Hindi ko sinabing, sasama ako dyan, gawin niyo akong leader ng ganito, ganito. Hindi, isa ako sa kagaya ninyong sumisigaw dahil lantaran yung paglalapastangan na saligang batas. At lantaran din yung paglulustay nila sa pera ng bansa. Karapatan ko yun bilang Pilipino and nobody can question my presence there. Simply because, again, I am not for sale. At yung sinasabing bitter, sabihin mong bitter, dahil hindi ninyo tinutupad yung pinangako namin. Hindi nila, wala naman sila sa tabi namin ni Pangulong Bongbong noon . Kaming dalawa lang ni BBM .
hindi ninyo tinutupad yung mga magagandang pananalita na binitawan natin sa tao. At ako mismo, bahagi ako, malaking bahagi ako kung bakit nakakumbinsi kami na nararapat at karapat dapat na Pangulo ng Pilipinas si Pangulong Marcos. Bitter ako, yes, sapagkat naghahanap yung sambayan ng Pilipino ng leader. Kailangan may leader tayo. And I will always side with the Filipino people. I can feel yung sincerity niyo in saying that Marcos is a good man. Kitang-kita ko na talagang sa inyo, talagang mabuting tao ito. Pero what went wrong? I do not know. Si BBM, mabay na tao talaga. And this coming from my personal dealings with him. Mabay si Bongbo. Mababayit, mababa ang loob. At dala-dala niya yan all the time. Kampanya, nung formative years of his administration. But siguro nga, kinakailangan niya mas maging assertive. And wala na ako ron, and ako'y ordinaryong tao na lang. But bilang Pilipino, siyempre umaasa ako na yung Pangulo ko mas magiging assertive. And do I get hurt hearing all of these negative things about him? Of course. Kaibigan ko yan eh. Diba? Sa tingin niyo, boss, siya ay minamanipulate ng mga taong nasa paligid niya? Maraming tao ron. Kasi this is the same thing what happened to the late President Cory Aquino. Marami. Na they're saying, okay naman siya, kaya lang, hindi niya kaya yung mga nasa paligid niya. Is pero hindi, the same situation? Hindi rason yun. Ang sinasabi ko, mabait si Pangulong Marcos personally. Pero malinaw din sa akin, pag naging Pangulo ka na, hindi ka na yung mabait na Bongbong Marcos. Pangulo ka na eh. And as President, you will be confronted every day to make and do a hard decision. You have to be committed na kaya mong gawin mo. Hindi ka na yung kaibigan tayo. Yung kaibigan mo naman, dapat maunawaan yun. Hindi na ikaw yung civilian na punta dyan. Ikaw ay presidente na. At ang pinag-uusapan natin dito, hindi na yung future mo lamang. Tangan-tangan mo, nasa balikat mo, yung kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Doon pumapasok sa tamang konteksto yung sinabi ni Mayor Baste. And again, that cuts all across all positions. Pag wala ka ng love and aspiration doon sa iyong dapat pinagsisilbihan, it's time to go. And po, Attorney Vic, magandang gabi sa iyo. Yung sinabi mo kasi na si President BBM eh, mabait at kapag ikaw ay presidente na, dapat ang maging priority mo na is yung bayan. And as a person, dapat magbago na rin yung ano mo. Magbago na rin yung iyong mga gawi, kilos, lahat. Ngayon, hindi niyo buo siya na prepare for that. I mean, hindi ba niya ine-expect o sa sobrang lakas ng chances niyo, no, taas ng chances niyo na manalo. Hindi niyo ba na detect, na predict na magiging ganito siya kahina as what people are saying? Okay naman nung formative days of the administration at magkasama kami. Kaya nga ang dami naming nagawa noon eh, di ba? Pati yung siguro in relation, banggitin ko yung sa sugar importation. Yung sugar importation, hindi rin kanya yun. It was the sugar order that was involved then, sugar order number 3 or 4, I forgot now. Napirmahan yun, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Tama yung nakalagay doon eh, 300,000 metric tons of sugar. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga sa iyo, pag nasa office of the president ka, ES ka pa, papasok sa iyo lahat ng information. Ang kanya, sabi ni President Marcos no, nag-meeting kami with the SRA at pati sa DA, bakit 300,000? Talaga bang walang asukal? Because I told him, Mr. President, yung mga producers naman ang umaaray dahil mag-aabot. Pag pinasok mo yan, matatapos silang mag-harvest, mag-mill at pwede nang magbenta, patay ito. Dahil yung presyo hindi magtutugma, mas mura yung papasok eh. Diba, mas mahal yung locally produced. So sabi niya, sige, let's do a complete staff work. Alamin natin magkakano ba talaga yung kinakailangan ipasok. And so, trabaho.
eh, ang daming info na pumapasok sa akin. Sabi ko, Mr. President, don't sign it yet. Dahil ang dami raw asukal na nanaririto. Papahanap ko lang. Series of raids ang ginawa sa mga warehouses. Ang dami naming nakuha eh. More than 300,000 metric tons landed. Landed. Hindi mo kailangan mag-import. So sabi ko, boss, itong 300 na to, gigisa ka sa sarili mong mantika. Nandito na pala yung mga yan. Hinord yung iba, smuggled. Sabi, eh, bakit di nila i-release? Mahirap pa sila mag-release kasi ang drama nila may shortage. Pag linabas mo bigla yan, wala pang napipirma sugar order, eh di may pinanggalingan yan. Either smuggled yan o hoarding yan. Either way, it will open you to criminal case, whether smuggling or economic sabotage for hoarding. Minamanipulate niyo yung presyo eh. Umabot na ng 110 that time yata eh. Sabi, okay, hanapin mo lahat. Nahanap. Eh, biglang iba na kwento. Akin daw yung importation ng 300,000 metric tons. Ako nga nagpahuli. Paano akin yung 300,000 metric tons? And I was invited by the Senate Blue Ribbon. And I went, I think twice. And they came out with a report na clearing me of any wrongdoings. Klaro yan. Pero syempre, yung spin, bago, hindi ko rin sinagot bakit. I'm confident of what I did. Nasa record yan, nasa journal ng Senate, nasa record ng Blue Ribbon, na sila mismo nag-clear eh. Diba? So, wala. Hey, so, pagdating naman po doon sa kaninang sinabi nyo na kayo po ay nag-resign dahil gusto, ayaw nyo mapunta or makaposisyon itong apat na tao na ito. Nung po kayo'y nawala na, tumupad po ba sila doon sa inyong kasunduan or at least man lang, in honor man lang ba nila yung inyong call na huwag malagay itong mga ito sa posisyon? Ah, hindi. Nandyan eh. Nandyan dyan sila. Nandyan. Nandyan eh. Eh, kagaya no, iyon, eh, parang nakakalungkot. Dahil nung nagpa-plano kami, talagang aayusin yung gobyerno eh. Kasi yung 31 million, essentially nga, sa kanya rin ang galing ito, essentially, he was given by the Filipino people a clean sheet to write his presidency. Write your own presidency. And if you're gonna look at it that way, the clean sheet is like a blanket authority to do right, not to do wrong. Diba? Na you act with justice at hindi ka dapat mang-oppress. At isulong mo yung ikabubuti ng bansa mo at ng mamamayang Pilipino, hindi doon sa interest ng ilang negosyante, politiko o kamag-anak o kaibigan. Nagsisi po ba kayo na kayo ay umalis? Or somewhat, naisip niyo po ba na kung nandiyan dyan sana ako, nag-guide ko sana? Hindi rin ako tatagal eh. Hindi rin ako tatagal. Kung nag-decide ako na nandoon pa, it will just be a matter of time. Aalis din ako. Because nobody can force me to sign anything. Nobody can force me to do anything na sa tingin ko'y mali. At hindi rin ako magtataga. Aalis din ako. Okay, mapunta naman po tayo doon sa Davao. So, ang sinasabi niyo po ba? Kasi iba-iba ang perception ng tao tungkol sa nangyari sa Davao. Yung iba, gusto na siyang mag-step down. Yung iba, gusto siyang forcibly paalisin. So, para po sa isang ESV, yung former ESV, ano po sa tingin, ano yung pinakamagandang gawin? Although nasagot ko na kanina, ano po yung pinakamagandang mangyari? Ang pinakaresulta na nitong ginagawa natin na to, particular yung dyan sa Davao? Gawin ni Pangulong Marcos yung kanyang mga magagandang layunin na inilahad sa taong bayan nung kampanya. Huwag na siyang lumayo doon, di siya magkakamali rin. At may prueba naman eh. Nung binanggit niya ito yung mga nais niyang gawin, kung siya'y pagkakatiwalaan at bibigyan ng mandato, ibinigay eh. Ang dami nga niyang boto eh. Ibig sabihin, gusto ng tao yung narinig nila mula sa kanya. Huwag kang lumayo doon. At hindi ka rin magkakamali. Huwag kang maniwala doon sa nakapaligid sa iyo at kung ano-ano ang sinasabi na pang sarili lamang. Huwag kang pumayag na lapastanganin ang saligang batas. Yung 1987 Constitution, masyado lang ang Pilipino kasi, alam mo,
mapilyo eh, kesa Cory Constitution. Cory Constitution kasi panahon ni dating Pangulong Cory. But we only have one constitution and that is the 1987 Constitution. Whether Corista ka o Marcos ka o kanino ka pa. Iyan ang ating saligang batas. Okay, kung gagalawin natin yan, okay naman. Basta't balang kasi ng mainam yung mga provision na gagalawin. Hindi yung basta't people's initiative. Babaguhin natin ang ating saligang batas. Anong pagbabaguhin natin? Inuna mong pirma eh. Diba? Pwede ba namang pumirma ka sa isang bagay that you're affirming that you have read and understood the content of something, eh wala kang pinakita sa'yo, basta't pirma ka lang. Pirma ka sa signature sheet or attendance sheet, tapos ididikit na lang na ganun. Hindi yan yung diwa nung Section 2 of Article 17 of the 1987 Constitution. That's not the people's initiative na pinag-uusapan doon sa artikulong yan ng ating saligang batas. Yang ginagawa ng mga miyembro ng supermajority sa Kongreso at yung mga ibang nasa local government unit, ito ay malinaw na panlilinlang sa taong bayan. Tandaan ho ninyo yung mga taong nanloloko sa atin. At pagdating ng araw ng halalan, araw ng paghusga, huwag nyo nang tangkilikin yung mga yan. So, final po para sa akin, sa side naman po ng mga nagtatanggol sa kanila, na ang kanilang sinasabi ay bakit ngayon lang si ESV nagsasalita? Well, nagpapa-interview na po kayo dati, pero bakit ngayon lang po kayo naging involved at maingay? May pangarap po ba si ESV na tumakbo ngayong 2025 elections? Bakit ako tumahimik? Ako ay umexit at the close of office hour on September 16, 2022. That was a Friday. Aalis si Pangulong Marcos ng September 18 para sa una niyang biyahe, yung sa New York UNGA. Nag-usap kami hanggang ano na lang ako, September 16, I'll step down as ES kasi nga ginawa niya akong chief of staff. And then, sabi niya, sige, anyway, sabi niya, mag-uusap pa naman tayo over the phone. Kasi nga, from ES, COS ka, on the assumption that I will be reporting for work already on Monday because my papers are complete. I have the appointment papers, I have the signed administrative order number 1. Kompleto eh. Kompleto. Kaya lang, yung intrigahan na nga, sabi ko, okay lang din ako, Mr. President, di naman ako nagmamadali. Ako, boss, alam mo sa grupo natin, ako lang ang hindi nagpahinga. Ako lang hindi nagbakasyon. I'll take advantage of the time na nasa New York ka. Lalabas ko rin yung aking pamilya dahil dami ko ng utang dito. Nung summer, nangangampanya kami. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na, nag-organize ng kanyang gabinete, etc. So, yun yung sa yun yung timeline. Malis ako, nagbakasyon. October, I was in Japan. Doon kami nag-Halloween. Yung mga bata, masaya, daming tao. And then, noong December of that, nagyaya yung aking kliyente na para po na rin pamilya. Halika na, you come with us, family mo, family namin, we'll have New Year in Dubai. Kako, I have to beg off, I'm not ready for that, wala sa budget. And then, sabi niya, sagot ko, bring the entire family. So, pahinga pa rin ako niyan. January, ang sumalubong sa akin is the death of my mother, January 3. 2023. That explains bakit ako tahimik. Dahil, ayokong ano eh, malungkot ako, nanay ko yun eh. Malapit ako dun, paborito ako nun, nakakayamang aminin, mamas boy, at mahal na mahal ko yun. So, lahat tayo may way of grieving eh. Siguro ang grieving ko, parang kunti naman, wala, ayoko lang, gusto ko lang sa bahay ako. I try, drag myself, meeting people, meeting clients, may kulang eh. Hindi ako yung nade-depress. Siguro ganun eh. Malapit na si talaga ako ron. And then, sabi ko, respeto na lang sa nanay ko hanggang January 3, 2024, hanggang magbabang luksa. Na-timing naman lahat ng mga ito. At itong people's initiative, wala rin naman sa plano nila ito eh. Ngayon lang itong January. Ang problema nila, masyadong, kumbaga, overspeeding.
Hindi ba? Ang daming cutting corners ang inabot nito eh. Akala nila hindi magrereklamo ang Pilipino. Namihasa ba? Walang nagrereklamo, walang pumapalag. Eh hindi naman kasi, alam mo tayo kasi matimpiin eh. Pasensyoso Pilipino eh. Pero paglantara na panloloko, subukan mo. Ang mga misis ganyan din eh, di ba? Alam naman nila may kapilyo yung mga asawa nila eh. Huwag na huwag mo lang akong hindi bibigyan ng mukha o respeto. Pag yan ang ginawa mo, away tayo. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. So, yung palang dahilan kung ba't di kayo nagsasalitan, it's really, you're grieving for a year somehow. Eh, nanay ko yun eh. Nanay ko yun. Lahat ng nakakakilala sa akin personal, alam kung gaano ako kalapit sa nanay ko. At alam na kung gaano, kung sino ako sa nanay ko. Paborito ako ng nanay ko. Nakakayaman kami ni sa mga kapatid ko at sa mga viewers mo. Pero yun talaga eh. Malapit sa mother. Oo. Naintindihan naman ang taong bayan yun. Pero ito ang tanong. Kayo po ba'y malapit kay First Lady Lisa Marcos? Malapit ako sa mag-asawa. Pero sa kanilang pamilya. Kami lang naman magkakasama nun. So yung kasi ito yung laging tinatanong ng iba. That BBM is being controlled by First Lady Lisa Marcos. May katotohanan ba dun? I do not know kung ano yung binoculars na gamit nila at yun ang pananaw nila. But ako, ang para sa akin lang, yung binanggit ko sa inyo kanina, I just hope na makita that the president will be more assertive and that he will be president. So, pwede pa ito maayos? In your opinion, maayos pa ba itong... Kasi alam nyo, sa totoo lang, lahat ng tao ngayon, medyo, akala ko ba close si Duterte at si Marcos? Yung nga ganun, naguguluhan na. Do you think there's a solution to this? Basta't ay approach natin yung problema with sincerity, transparency, and accountability. Maayos to. Pero pagka nagkalalansihan at linlangan, hindi maayos to. Kaya nga umabot sa ganito eh. Dahil nasagad ang tao eh, lokohan ang nangyayari eh. Hindi ba? Linalapastangan ng sandi ang ating saligang batas, linulusta yung pondo ng gobyerno. Ngayon, pagka ang pinag-usapan na ang bansa, let's not give up on the Philippines. Sinabi ko ito, na pinanganak tayong Pilipino, mamamatay tayong Pilipino. Isa lang ang bansa natin eh. Pag sinabi, hindi ka na, tulong-tulong tayo para sa bansa, walang problema. Count me in, pero kailangan sincero ka. Kailangan totoo ka. Kailangan walang nakawan. At kailangan hindi na ganitong sistema. Sa tingin ko, ako ha, for my own opinion, sa tingin ko, isa sa mga mag-aayos nito is matanggal ang speaker natin. Kasi siya naman ho ang parang naging simula ng gulo ng lahat na to. Do you think it would help kung si Speaker Romualdez umupo muna, medyo magpahinga na lang muna? Baka makatulong dahil meron na rin ako naging pahayag dyan before na ang kinakailangan natin is change in the house, not charter change. Di ba? Mm-hmm. Oo, hindi perpekto ang ating saligang batas. Pero pagka ganito yung mga magsusulong, hindi ka magtitiwala eh. Hindi ka magtitiwala. So you think Romualdez is involved sa PI? Directly involved? Eh, sinabi na mismo nung proponent kanina sa Senate investigation eh. Itinuro na siya eh. So, ano pang denial mo? Ikaw ang nag-host sa bahay mo at hiningan ka ng tulong, nag-all out. That was the statement of Mr. Oñate during the Senate investigation. I think ang nagtatanong ni si Senadora Amy Marcos. So, mag-usap muna sila nung nagturo sa kanya. Sir, ito, marami talagang nakakapansin. It seems you're really close to the president and they like what you're doing. Sigurado ko, people are pushing you to run for Senate. Hindi niyo po ba nakukonsider na tumakbo sa Senate? Mas effective akong tumutulong sa likod eh. At for some reason, mas gusto ko yung ganun eh. Kaya lang, isa pa, yung asawa ko ayaw na ayaw yan. Pero sabi ko nga sa kanya, alam mo, eh pagka nakatadhana, na kahit anong iwas mo, kung iyo, iyo. At kahit naman anong gusto mo, pag hindi iyo, hindi iyo. So, antayin natin kung ano ang nakalaan. I'm not going to lose sleep if I'm not going to run and be a senator. I'm not going to lose sleep over it. Hindi magbabago ang buhay ko, baka nga mapabuti pa dahil pribado.
pero hindi rin ako tatalikod kung ang nakataya na ay ang kinabukasan ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Mahal kong bansa eh. Wala akong any idea or reservation in mind na pag mamigrate ako, pupunta ako. Wala eh. Mahal ko Pilipinas. Mahal ko Pilipino. Handa ako maglingkod. Pero I think I'm better behind the scene, tulong, etc. But hindi mo masabi ang kinabukasan. Sa ending, Attorney Dick, do you have any message sa mga kababayan natin? Kukunin ko yung pagkakataong ito. Paulit-ulit ko sinasabi, kahit na ako magmukhang sirang plaka, mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag natin hayaan lapastanganin ang ating saligang batas at huwag nating pahintulutan ang walang habas at patuloy na paglustay ng pera ng bansa. Huwag tayong pumayag sa interes ng ilan na manatili sa kapangyarihan. Alam po ninyo, buhay ang demokrasya, nakita naman natin, nakakatapos lang natin ng halalan. Kung ikaw ay may ambisyon na maging pangulo, eh bukas naman ang 2028 election, lumaban tayo ng patas at parehas. At kapag ka hindi ka pinalad at hindi ka tinangkilik ng tao, eh or sa tingin mo this early, eh hindi ka papalarin at talagang hindi ka tatangkilikin ng sambayan ng Pilipino, huwag niyo namang guluhin ang ating bansa at lapastanganin ang saligang batas dahil lamang sa inyong personal na ambisyon at layunin na mapanatili ang inyong sarili, ang inyong angkan, ang inyong pamilya at mga kaibigan sa kapangyarihan. Let us defend the Constitution. Let us protect the Constitution. And we, the Filipinos, are not for sale. Sir, message naman dun sa mga gustong sumama sa at sa pinaglalaban ninyo, anong pwede nilang gawin? Ah, importante ito, lalo na yung mga nakakaunawa, yung mga employers. Importante ito, naturuan ninyo yung inyong mga empleyado, yung mga masters of the house, yung ating mga kasambahay, na huwag pipirma, huwag tayong magpapalansi. At nananawagan din ako kasi ang tirada nila, barangay level eh. Ang bilis lang kunin ng 3% per district eh. Hindi ba? Nananawagan ako sa mga bagong halal pa lang kayo na punong barangay, eh pagmamahal po sa bansa, huwag yung tayong basta't susunod blindly or blind obedience dito sa mga napaka makapangyarihang mga tao na ang layunin lang ay mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan. Tatandaan po ninyo, kung kayo nga ngayon ay nakakaramdam ng takot, buhay ang ating saligang batas. Meron tayong karapatan, nandiyan ang Bill of Rights sa Article 3 ng ating Constitution. Pag pumayag tayo na lapastanganin ang ating saligang batas, pati ang ating mga karapatan na nakalahad sa Bill of Rights ang ating saligang batas, mawawala po yan. And trust me, hindi nila ibabalik sa atin yan. So, panghuli, ano po ang mensahe niyo sa inyong kaibigan, sa ating Pangulo, President Marcos? Bilang Pilipino na lang, ayoko naman mag-assume na kaibigan. Sa akin, kaibigan ko siya. But bilang Pilipino, ako'y nananawagan sa Ama ng Republika ng Pilipinas, kay Pangulong Bongbong Marcos, kinoong Pangulo, patigilin niyo na po itong gulong ito. And step up. You have to step up, you have to step in, you have to be more assertive. Assert your presidency, you're being the president. Kausapin niyo itong mga kilala niyo naman yung mga ilang politikong yan eh. At kaming mga sambayan ng Pilipino ay nagmamatsyag, Ginoong Pangulo. Ang inaantay namin ay makipag-usap kayo sa sambayan ng Pilipino. Andyan ang medium ninyo, nandyan ang TV, nandyan ang radyo. Kausapin po ninyo kami at assure us that you are not behind this move na lapastanganin ang saligang batas at hindi nyo kinukonsinte ang ginagawa ng ilang gahamang politiko na lapastanganin ang ating saligang batas upang mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan at ipahayag din po ninyo na hindi kayo sumasang-ayon sa walang habas na paglustay sa pera ng bansa. May message po ba kayo kay Pangulong Duterte? Ay, kay Pangulong Duterte, maraming salamat, PRRD. At pasensya ka na, kahit alam kong may edad na si Pangulong Duterte, pero hindi pa rin niya tinatalikuran yung kanyang pagmamahal sa bayan. Makikita mo si Pangulong Duterte, pwede naman siya manahimik na lang eh. Nothing more to prove. No more
mounting to scale. Ika nga, hindi ba, naabot na niya yung Tugatog, naging pangulo na, mahal ng tao hanggang sa ngayon. Pero hindi rin siya siguro makatulog pag alam niyang linalapastangan na yung saligang batas at may tangkang talaga naman baguhin yung sistema ng ating pamahalaan just to benefit very, very few, a handful of politicians desirous of perpetuating themselves or himself into power until God knows when. So maraming salamat, Pangulong Duterte, at ako bilang Pilipino, kaisa po ninyo ako dito sa ginagawa nating panggigising sa sambayan ng Pilipino na huwag tayong pumayag sa ginagawang kalokohan ng mga ilang tiwaling politiko na gustong lapastanganin ang ating saligang batas. Mabuhay po kayo, Tatay Digong, and I wish that you will live longer para naman meron pa tayong kasamang nagbabantay sa ating saligang batas at sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa ngalan po ni Boss Dada, ni Coach Oli, ako po si Banat Bay, mahalin po natin ang Pilipinas. The next performance will start moving.